Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Bureau of Customs sa ipagpatuloy ang pag-iinspeksyon sa mga warehouse upang masugpo ang hoarding at ilegal na importasyon ng bigas. Sa palace briefing kanina, iginiit ni Customs Commissioner Bienvenido Rubio na asahan pa ang mas maraming pag-iinspeksyon, katuwang ang Department of Agriculture at iba pang ahensya. Matatandaang kamakailan, tatlong warehouse sa Bulacan ang ipinasara matapos madiskubre ang nasa 500 milyong pisong halaga ng mga hinihinalang smuggled na bigas. Mahigit 1,300 pamilya ang pansamantalang inilikas sa Iloilo City dahil sa pagbaha at walang tigil ang pag-ulan na dulot ng habagat na pinalakas pa ng bagyong Goring. Karamihan sa mga evacuees ay mula sa Kalubihan, Sambag, Bungon, Langit at iba pang bayan. Agad naman silang binigyan ng relief goods ng Iloilo City Social Welfare and Development Office. Sa ngayon, suspendido ang pasok sa lungsod mula preschool hanggang senior high school dahil ginamit munang evacuation centers ang ilang mga paaralan. Samantala, alamin natin ang iba pang balita kay Julius Pacot ng PTV Davao. Mayong adlaw, ipahiga ng ika-29th National Crime Prevention Week sa National Police Commission nga gideklarang isaulog karong September 1 hangtod 7, 2023. Karong tuiga, ipahiga na mo selebrasyon nga dunay tema nga Addressing Crime and Advancing Crime Prevention at the Local, National and Global Levels. Kinisubay sa Presidential Proclamation No. 461 Series of 1994. Sumala pa ni Chief Regional Investigation Unit Public Information Officer of NAPULCOM nga si Attorney Francis Brion nga na-disseminate na ang mga pagabuhatong aktibidad din sa Davao Region sa nagkadayang probinsya sa rehiyon. Lakip na ang Davao City. Sugda na mong selebrasyon sa kick-off ceremony karong Biyernes, September 1, 2023, diya sa People's Park din sa syudad. Klase-klase aktibidad ang paghahimuon sa dakbayan sa manalamang sa basketball clinic para sa mga indigents nga sa pagpukos sa paghatag og prioridad diha sa sports. Lakip na usab ang nagkadayang symposium kabahin sa gender and related harassment o sa personal protection and self-defense sa usa ka tulunghaan sa syudad karong September 5, 2023. Part of the activity of the National Crime Prevention Week also focuses on the different best practices of our different station police stations in Davao City and then in different municipality to address the different crime situations in their particular localities or municipality. Samtang mukabat sa kapin 37,000 pesos ng kantidad sa smuggled cigarettes ang naharang sa checkpoint diha sa Task Force Davao. Niatong adlaw Sabado diha sa Sirawan Turil District, Davao City. Din among kontrabando nakuha sa posisyon ni Jaime Manalaw, 47 anyos, nga residente sa Digo City. Kinihuman nga sakay sa usa ka pampasaherong bus pasulod diri sa Davao City din nakita dinhi ang ubay-ubay ka mga rims sa maong mga sigarilyo. Ang maong mga kontrabando ingon man si Manalaw gidala diha sa Turil Police Station alang sa tukmang disposisyon. Og mao kadtong mga nag-unang mga balita gikan dinhi sa PTV Davao, ako si Julius Pacot, mayong hapon. Tagang salamat, Julius Pacot. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, follow at like kami sa aming Facebook at Twitter accounts at PTVPH. Ako po si Naomi Tiborcio. Magandang hapon.